So ngayon, eto na ang pinaka-inaabangan nating lahat. Minecraft 500 Days Hardcore. Kung interesado kayo sa gantong klase ng content, pwede po kayo mag-like and subscribe. And maraming maraming salamat dahil mag 80,000 subscriber na tayo. So umpisan na natin to. Let's go! Yes! Day 401. Naglayag ako upang maghanap ng mga halaman na mga kulay na pwede natin gamitin pang dye ng ating mga sheep. Meron kasi akong plano na gumawa ng marketplace. So inuna ko munang gawin ito para habang tumatagal ang panahon, dumadami na ang ating mga makulay na alagang sheep. So nandito na tayo sa disyerto para kumuha lang ng mga cactus para lang pangkulay sa mga alagaan nating sheep. At nung pauwi na ako, kumuha na rin ako ng mga halaman na to, itong white na halaman. Ito, kuha na din to. At pagkatapos nun, lumusong ako sa dagat para lang pumatay ng mga to. Dahil makakuha tayo dito ng black na pang dye. At sa pag-uwi ko, meron ako nakitang nakalubog na barko at tinignan ko yung loob. What? Meron tayong nakitang napakaraming emerald at kung ano-ano pa. And kinuntinyo ko yung pagpatay sa mga to. Eto na naman, inabot na naman ako ng gabi sa pinagkagawa ko. Paano na to? Napakadaming zombie. Oh no. Eto naman, creeper. Yan, tumalisik ka. Makakatikim ka ng aking enchanted sword. Yan, kainin mo yung pana ko. Aray ko! Sumabog ka na naman. Napakulit mo. Ikaw. Yan, palo. Uwe. Pauwiin nyo na ako. Sige, maglaban-laban tayo dito. Ayaw nyo akong pauwiin. Ha, pauwiin nyo na ako. Aba, may espada ka pa. Ang tapang mo. Sige, mag-espadahan tayo. Tulog. Ano, nasan na kayo? Naka-full armor ka pa ng gold. Wala ka din, makakatulog ka din. Yan, sige, magsama-sama lahat ng zombie. Kahit magsama-sama pa kayong lahat, wala yan, konti pa din yan. Wala na, ikaw, doon ka, umuwi ka. Anong oras na, madaling araw na, pauwiin nyo na ako. So itong buong gabing to, nakipaglaban lang ako sa mga creeper, zombie, spider, skeleton, at kung ano-ano pang kalaban, para lang magpa-XP ng magpa-XP. So ito na, pauwi na ako. Day 402, gumawa ako ng pansamantalang bakod or fence para sa mga alagaan nating makulay na sheep. Dito muna natin sila ilalagay pansamantala dahil tatanggalin din natin to. Day 403 to day 407, binakbak ko tong mga lupa na to dahil lalagyan natin to ng gravel, andesite, cobblestone para lang maging design sa ating daan. At ito na, patapos na tayo sa ginagawa nating daan. Next day, ginawa ko na yung ating bridge papunta dun sa marketplace. Medyo sinimplihan ko lang tong bridge na to para mabilis lang natin siyang matatapos. Ang kaso nga lang, hindi ko agad natapos kahit simple. Kasi kinulang ako sa mga items or kagamitan para matapos tong bridge na to. Day 409, bumalik ulit ako dito dahil gumawa na ako ng napakaraming flint para sunugin tong jungle na to para mabilis natin siyang malilinis o matatanggal lahat ng mga damo at mga puno. Binakbak ko muna tong mga nakadikit sa aking bridge para pag sinunog ko to, hindi masunog pati yung bridge. That pala, bago ko ginawa yung bridge, sinunog ko na tong jungle. Pero yan muna, eto na yung panahon para sunugin sila. Day 410, binakbak ko lang lahat ng mga natirang puno. Day 411 to day 413, hinarvest ko na yung aking mga tanim na patatas. Kasi napatagal na netong hinog dito, hindi ko pinapansin. So lahat sila, hinarvest ko na pati itong beetroot. Pagkatapos kong harvestin, hinarvest ko na rin tong mga carrots. Pagkatapos kong harvestin tong carrots, tinanim ko na tong mga beetroot. At syempre, hindi mawawala yung paborito nating tanim. Itong panggawa natin ng pandesal. So pagkatapos kong harvestin lahat ng tanim natin na pandesal, pinuno ko na tong garden natin, yung farm natin ng wheat. Siyempre, ito yung pinakamadaming tanim kasi ito lang yung favorite kong tanim. At pagkatapos kong magtanim, pinakain ko na lahat ng mga alaga ko dahil nagugutom na sila, ilang araw na silang hindi ko makain. Last month ko pa nakita tong mga to nung 400 days. Nung pa 400 days pa lang tayo. At pagkatapos nun, shinave ko na silang lahat para maganda naman silang tingnan. What? Para magamit pala natin yung mga wool nila. So, pinanot ko na rin tong mga bago nating sheep, kulay green, panot kayo lahat. Sige, kayo lahat, mga color pink. Napakadami nyo. Kumain kayo, magpakarami kayo. Punuin nyo tong ating farm
Sige lang, kumain kayo, maglambingan kayo. Kain lang kayo, sige, wag na kayong mahiya. Pagkatapos nilang kumain, sinave ko na rin sila, pinanot ko na rin sila para meron tayong magagamit ng mga wool. Napakaraming wool. And pagkatapos natin silang i-shave, filinat ko na tong mga dirt na to kasi dito natin itatayo yung ating marketplace. Pinatungan ko na ng isang layer ng dirt para maging matino naman yung itsura niya at medyo flat. Next day, pinakain ko na naman yung aking sheep para dumami sila ng dumami. Mas madaming sheep, mas maraming wool. At eto na, pauwi na ako. Snuggle down ng zombie. Oh no! Mga agila, aray ko, kalapate, ano ba to, phantom. So tinawag ko lang to mga kalapate o agila dahil yung mga tunog nila bakit ganyan, parang agila sila eh. Ha? Agilang parang kalapate, ang kulit nyo talaga. Patulugin nyo na ako. Ito din, nakikisali, ayaw ka patulugin na ito. Naantok na nga ako, uwi na ako. Day 417 to day 419, sinimulan ko na mag-build ng mga market dito sa ating marketplace. At medyo kinulang pa ako ng wool, pinanot ko na naman itong mga kulay puti dahil kinulang ako ng white wool. And continue na naman sa mga market at eto na, patapos na, yes! Day 420 to day 421, gumawa ako ng trading hall na gawa sa ulo ng villager dahil merong nag-request sa inyo na ito. Gumawa ng statue ng villager. Imbis na statue lang yung gawin ko, ginawa ko na siya mismo ang trading hall para worth it naman yung pagka-statue niya. At meron pa tayong malupit na gagawin dito mamaya sa statue na to. So sinimulan ko nang gumawa ng mga hole. So eto na, natapos na natin yung trading hall. At ginawa natin sa kanya ay yung mismong ulo ng villager. Kasi nga ito ay villager trading hall. Eto, papakita ko sa inyo yung loob. Kung makikita nyo, parang wala lang, di ba? Napakasimple, ganyan lang. May mga villager kunyari dyan. Dyan natin ilalagay dito sa kabilang gilid. Kung mapapansin nyo, etong ginamit kong flooring ay trapdoor. Kasi meron akong ginawang malupit dito. Pag binuksan nyo, meron tayo dyang hidden. Meron akong ginawang taguan dito sa bandang ilalim ng trading hall natin at dito natin ilalagay yung mga malulupit natin na matitrade dito sa mga villager na to. Gagawa ako ng inventory dito at gagawin ko na rin siyang base kasi ang dami nagre-request sa inyo na gumawa tayo ng base, underground base. So ito, underground base na rin natin. Kunyari may kalaban, yan. Sasara lang natin siya. At ayan na, pag nasara natin, wala na. Hindi na mahalata ng kalaban. Yes! Pagkatapos kong dumaldal, nilagyan ko na ng daanan itong marketplace. Binakbak ko na itong mga damo para ilalagay natin o ipapatong natin yung mga cobblestone. Day 423 to day 426. Ewan ko kung anong ginagawa ko. So ngayon, maglalayag muna tayo. Hindi muna natin itutuloy yung plano natin dyan sa marketplace na lagyan ng statue. Sa susunod na lang natin siya gagawin pag natapos na natin gawin yung sa turtle farm natin. Para habang tumatakbo yung oras, nagbibreed na nang nagbibreed yung ating mga alaga. Turtle, turtle, gusto mo nito? Kung dito na lang kaya tayo gumawa ng ating turtle farm. Kaso nga lang, sobrang layo dun sa lugar natin. Para nga namomonitor natin habang ginagawa natin yung mismong marketplace habang ini-improve natin yung lugar na yon, eh napapakain natin itong mga turtle. Sunod na kayo sa akin, please, please. Sunod na kayo sa akin. Breed. Breed, 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 breed. So makikita nyo dito, sumasakay naman pala yung turtle sa boat. Bakit ginawa ko pa silang sariling farm doon? Nagsayang lang ako ng araw at hindi ko pa sila mamomonitor ng matino doon. So binalikan ko yung mga turtle na nakapag-breed na, meron na silang itlog. Mag-AFK na lang ako para hintayin mapisa yung mga to. Day 432, nabigo ako dahil di sila napisa. Bakit ganyan? So pumunta na lang ako sa ating iron farm at meron tayong nakolect ng napakaraming iron. Yes, napakadami, ilang 64 to. Kahit ilang pickaxe yung gawin ko dito, hindi mauubos. Next day, yung mga nakuha kong mga iron dun sa ating iron farm, ginawa ko ng block of iron. At sinimulan kong bakbakin tong mga to, yung mga puno na to, kasi gagawa tayo dito ng statue ng o statue na ulo ng iron golem. Yes, napakalupit, napakamahal gumawa na itong statue ng golem.
So ngayon araw na to, eto na yung oras ng paghahanda natin papunta dyan sa Ocean Monument. Maghahanda na tayo ng arrow, mag-upgrade tayo ng ating mga armor, sandata, at ng mga pagkain. So gumawa ako ng napakaraming bucket at pinatay yung ship na to na gatas na nagatas na ng gatas. Napakaraming gatas para pag na-fatigue tayo dun sa mga parang bilo-bilo na kalaban, mawala ka agad pag uminom tayo ng gatas. Meron tayong ulam, hindi tayo magutom basta-basta sa ating paglalakbay. So pagkatapos nun, chinek ko yung turtle kung nang itlog na. Hindi pa din. What? Day 436 to day 444. Bakit napakatagal natin maglakbay? So itong mga araw na to, naglakbay ako para bumalik dun sa Ocean Monument. Ito na yung oras para magkita kami na itong Ocean Monument at sugurin, patayin silang lahat. So ito na, sumusugod na ako sa ilalim. Nasaan na ba yung mga boss nyo? Ha? Ikaw na, bakit isa lang ang mata mo? Tiga dito. Tiga dito, anong ginagawa mo? May bula-bula ang ginagawa. Opo, ito na, nalunod na ako. Sobrang saya kong sumugod. Nalunod ako, aray ko, sakit. So ininom ko na yung mga gatas. Dahil eto na naman, nafafatig na naman ako. At hindi ako sumuko, kahit ang lalakas nila, sumugod pa rin ako sa ilalim. At akala ko malakas na ako, okay na yung aking paghahanda, hindi pala. Nabigo ako sa pagsugod sa Ocean Monument. At sisiguraduhin kong babalikan ko tong Ocean Monument, magkikita ulit tayo. Day 445 to day 447, nabigo ako. Nag-ani na lang ako ng aking mga tanim kasi nabigo ako dyan sa Ocean Monument. Hindi ko sila nasugod, natakot akong mamatay. So pagkatapos kong harvestin tong mga aking tanim, tinanim ko rin agad sila. At pagkatapos nun, pinakain ko na tong mga alaga ko at kinatay ko rin sila agad. Ah, napakadami nyo masyado. Pengi naman ako ng ulam nyo. So dahil nabigo ako sa Ocean Monument, sisiguraduhin kong hindi ako mabibigo sa Wood Mansion. Pinakain ko na tong mga alaga kong to kasi hindi ko makikita sila ng ilang araw. Walang magpapakain sa kanila. Yan, pinakain ko na kayong lahat. Kumain kayo dahil mawawala ako ng ilang araw. Pagkatapos ko silang pakainin, edi pinatay ko din sila. Bakit ko pa sila pinakain? So kumarni muna tayo ng mga alaga ko para madami tayong baon sa paglalakbay natin dahil napakalayo ng Wood Mansion. Pagkatapos nun, pinakain ko na rin tong mga alaga ko na to. Yung mga color blue na sheep, yellow na sheep. Sige lang, kumain kayo. Magpakabusog kayo, huwag kayo mahiya. Day 448. Kumuha ako ng napakaraming gravel at nilapag din ito. So susubukan ko makakuha ng napakaraming flint kasi gagawa tayo ng arrow. So ito na, nakaipon na tayo ng mga flint at i-craft na siya ng arrow. Bye-bye mga sheep. Bye-bye aking bahay. Bye-bye trading hall. Villager breeding hall pala. Bye-bye sa inyong lahat. Bye-bye sa'yo din. Bye-bye sa'yo statue. Bye-bye tower. Medyo matagal-tagal lang kasi ako mawawala kasi susugurin ko yung Wood Mansion. At sisiguraduhin ko makakabalik ako ng matino dito. Makakabalik tayo ng maayos, walang sugat, at meron na tayong dalang Totem Undying. Siguro magta-travel tayo ng 10,000 block na layo mula dito sa atin para lang magka-chance na makita yung Wood Mansion. Diyan ka lang ha, wag kang lalabas. Delikado dito sa labas, walang magtatanggol sa'yo dahil aalis muna ako ng panandalian lang. Siguro mga 1 week lang ako mawawala. Promise. Babalikan ko kayong lahat, mamimiss ko kayo, modern house. Ikaw din, kabayo ko. Kahit wala ka pang pangalan, mamimiss kita. Diyan ka lang ha, wag kang tatakas. Aalis na ako, goodbye. Goodbye city, goodbye Philippines flag. Day 450 to day 460, eto na yung mga araw na lumilipad ako para hanapin kung saan ba nakalagay ay ang Wood Mansion na yan. Sa paglipad ko, hindi ko na malaya na masisira na pala yung aking elytra or elytra. So dahil pasira na siya, napilitan na lang ako maglakad at napakalayo pa na itong lalakarin ko. Oh no. Kung makikita nyo yung elytra ko, pasira na kaya naglakad na lang ako. Tapos ngayon, nandito na tayo sa hinahanap natin. Tara na nga at sugurin na natin to. Etong Wood Mansion na to. Nanggigigil na ako dyan sa Wood Mansion na yan.
Gusto ko nang kuhain yung totem. Ano pa kaya makukuha natin dyan sa loob? Excited na ako. Kinakabahan na ako. Baka tayo madali. Baka dito na magtapos yung aking buhay. Nangako pa naman ako sa aking mga alaga, sa aking tanim, sa aking city, sa aking mga bahay, mga lumang bahay. Nababalik ako ng maayos, ng ligtas, nang walang pilay. Baka mag-alala sila sa aking lahat. Dahil susugurin ko na etong wood mansion. Eto na yung oras para magtapat kami ng excited na ako. Magkita tayo. Nasaan ka na ba? Nandito na tayo sa harap ng wood mansion. Eto na yung oras para pasukin, para sugurin. Tao po, pabili po yellow. Opo, mukhang walang tao dito ah. Tao po, meron mo man tao dito? Ba't parang elevator yata to? Oy, meron chest. Nice, napakaraming name tag. O, ikaw po ba'y may-ari ng bahay? Pabili po yellow. Tube ice lang po, tatlo. Asan ba yung boss nyo? Alis. Ba't di niya ako sinusugod? Anong meron? Oh! Aray ko! Kala ko naman magkaibigan tayo. Hindi niya ako sinusugod? Anong meron? Matay na siya, ganun lang. Okay, clear na tayo dito sa room na to. Walang tube ice. Hanap pa tayo ng iba pang lugar. Napakalawak naman nito, naliligaw na ako. Ito na yata ang katapusan ko. Ito na yata. Ito na ba? Hindi pa naman. No. Kala ko katapusan ko na. Hindi ko na makikita yung mga alaga ko. Kala ko talaga mamamatay na ako. Hindi ba ako nakikita? Nasaan na ba yung boss nyo? Kakaibang umhum na yun ah. Iba na yung tunog niya. Ito na nga yung boss. Wow. Anong amunom-unom? Tara dito. Patay. Yes. Yes, napatay na natin yung boss nila. Hindi na ako natatakot. Ako na yung boss nyo ngayon. Meron na akong totem. Nasaan? Dito ba? Oh, may third floor pa pala. Napakadami. Malis ka nga dito. Oh, ito nga. Matulog. Yes, dalawang totem na tayo. Hooray! Yes, tatlong totem na. Hooray! Yes, natanggal na natin, napatay na natin lahat ng isang buong hapon. Ay, inabot na yata tayo pala ng maga. Napatay na natin silang lahat. Yes, oras na para sunugin etong wood mansion. Kaya wag na, sayang naman. Ang problema na lang natin, napakatagal ko na namang uuwi. Napakalayo nito. Mahigit 13 blocks yata yung layo nito sa lugar ko. So sa pag-uwi ko, meron ako natagpuan na Badland. At sinubukan kong kumuha ng mga blocks dito dahil magagamit ko to pag gagawa ako ng mga project. Katulad ng modern house, magagamit natin to, or gagawa ako ng statue. Etong skin na to, katulad ng sa aking skin. Yan, medyo magkahawig at magamit natin to. Ito na naman, may mga agila na naman. Ako naman, mga agila kayo. Inaano ko ba kayo? Ang dami nyo, aray ko. Day 478, malapit na ako makauwi. Namiss ko na yung aking alaga at aking bahay. Yes! Eto na, nakauwi tayo ng ligtas. Nakauwi na tayo ng ligtas nang walang pilay. At napakabuti ng ating kalagayan. Meron pa tayong tatlong totem. Namiss ko kayong lahat. So dahil nakauwi na tayo, eto na yung oras para i-continue yung ginagawa natin dito sa marketplace. Day 479 to day 482. Kinontinue ko na yung plano doon sa ating villager trading hall na underground. So ito na nga, hinuhukay ko na at patapos na ako dito sa aking paghuhukay. Ay, hindi pa pala. So pinaluwag ko pa tong underground base natin para madami tayong malagay dito. So yung plano ko dito ay parang basement lang or inventory. Dito nakalagay yung mga rare na nakuha natin. At yung mga blocks na ginamit ko dito ay hindi basta-basta nakukuha. Kailangan mo talagang hanapin, katulad nitong mga to, yung mga nilalagay kong blocks dito. Day 483 to day 485, pinalitan ko ng blocks yung statue ng golem kasi hindi naman ganyan yung kulay ng golem. Kaya pinalitan ko siya ng terroca. Basta ayun yung mga blocks na nakuha doon sa Badland. So pagkatapos nun, pinaganda ko yung ating marketplace. Nilagyan ko ng mga garden at kung ano pa. Nilagyan ko ng leaves,
tas mga halaman na peony, sunflower, at kung ano-ano pa ang halaman. Day 486 to day 490, binakba ko yung ating statue dahil papalitan ko siya ng terracotta block na galing sa Badland. Binakba ko na tong mga kahoy na to, palit ng terracotta block. Pagkatapos kong palitan yung mismong skin ng statue, nalagyan ko na ng logo yung damit ng statue. Next day, nag-continue pa rin ako sa pag-i-improve dun sa ating statue. Etong statue na to, eto yung mismong character ko dito sa Minecraft. So nalagyan ko na siya ng tungtungan ng mga blocks para magmukhang Statue of Liberty siya. Bilog sana yung gagawin ko dito kaso naging oblong. Day 500, pinagmasdan ko lahat ng ginawa natin. Mula day 1 to day 500. So dito lang tayo nagsimula sa island na to. Pagkatapos nasundan na ng portal, napakagandang portal. Wow. And nagbuild ng Japanese town, madaming garden, napakaganda. Napakasarap pagmasdan lahat ng mga ginawa mo. Kung nag-enjoy kayo, pwede kayo mag-iwan ng like and subscribe. Maraming salamat sa panonood. So hanggang dito na lang, maraming salamat sa suporta nyo. Malapit na tayo mag 80,000 subscriber. Yes!